Sige po, ating palakpakan ng Panginoon. Malakas, malakas. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, your name above every other name, and we praise you, Lord God. We praise you and we thank you for this wonderful day. Nasa kaligitaan ng week, Lord, you're still there guiding us every day, every night, Lord God. You keep us safe, keep our family safe. You give us all our prayers. Claim, Lord, that ibinigay mo na lahat ng aming panalangin. Ang magiging panalangin, Panginoon, sa araw nito. Panginoon, maghari ka sa aming buhay, sa aming pamilya, maghari ka sa aming trabaho, sa aming mga kakilala, Panginoon. Lagi niyo kami ingatan at nawa itong araw na ito ay makapunutan naman po kami ng panibagong aral, panibagong lesson, Lord, at lalo ka namin makilala, Panginoon. We praise you, we glorify you. Your name is so powerful and worthy of praise. We put in worship with him. Sa gitna ng kaguluhan, at dinig mo ay hana. Sa templo mo na may bago kang alakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang talagang meron parang balak niya.
Yes, Lord. Then maghari ka po sa aming buhay. Kila ka nga at kailan may mahihigitan, Panginoon. Napaka, you're so amazing, Lord God, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. And we can explain it in words, Lord God, of how much we express our gratitude and thankfulness that you are so loving, you're merciful, and forgiving, Lord God. Thank you for this day. At sige po, magtatawag po ako ng ito, magpapasalamat. Sino po ba? Gustong mauna? Sige, ako na muna. Papasalamat ako sa Panginoon dahil nagkausap kami kanina uli ng anak ko. At nakamiss pala, no? Pagka malayo sila. No? At purihin ang Panginoon sa safety ng aking anak. At siya rin naman na homesick na daw siya. Kaya purihin ang Panginoon na meron siya magandang tanong sa akin kanina, Brother Lando. Ang sabi niya sa akin, Brother Lando, Daddy, ano gusto mong uwi ko sa iyo? Wow! Wow! Naano ako? Nababag ako. Kaya sabi ko, kahit wala na anak, basta umuwi ka lang. Nox! Ang drama! Drama yan, Pastor. Oo nga. Pero purihin ang Diyos, aking papasalamat sa technology na kahit malayo, nakakapag-usap, at maayos naman yung aking anak doon. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Aray, magpapasunong rin ako konti. No, tito. Sige po. Tama po yung pastoralo nyo nung kapatid ko, ganyan din. Kasi palibasa, nung time na yun, ex-abroad ako noon. Eh, yung kapatid ko, first time din niya mag-abroad sa CSTC. Pagkatapos nung uwi siya, sabi niya, Lando, anong gusto mong pasalubong? Bilang mag-abroad, alam ko yung ano eh. Kaya sabi ko nyo doon na makita lang kita, sapat na yun, pasalubong. Papasalamat din ako sa Panginoon sapagkat si Duram nga ay mayroon siyang appointment sa isang school na doon siya dapat na mag-enroll. Hindi siya naka-enroll agad dahil nawawala yung mga ibang documents niya. Tapos nung kahapon na nakita, nagpunta, nawala na, puno na yung slot. Kaya akala ko bigo na kahapon, umuwi kami. Sinabi ko sa kanya, pinangaralan ko na kapag ganyan may mga appointment, kailangan naka-intact na yung mga ano, malayo pa lang, prepare na. So, tapos kanina, sinamahan kami ng isang kilala at sa kapapananangin din para sa kinabukasan niya. Kinagot naman ng Panginoon at naisingit pa rin po siya. Kaya bukas, kanina tapos na po yung ano niya. Praise God! Na tapos na po yung kanyang medical niya. Mamaya babalik siya para sa X-ray. At bukas, kung din yung bang result siguro, pagkatapos, pupunta kami sa St. John, kung saan siya graduate ng senior high. Tapos balik kami sa Eastwood. Pray ng Panginoon. Amen. Amen. Pag nag-pray po talaga tayo no, sa ating lalakarin, sa ating mga errands and for our future, talagang binibigay ni Lord kung walang labis, walang kulang. Sige po, Regina, go po. Hello, Brother Bernie po yun. Ako? Go yes. Po. Ngayon, ako. Sa ano, pasalamat ako sa Diyos. Naka-enroll na po yung aking bringer of joy. Hallelujah! Hallelujah! Talagang surprise kasi inaasahan namin na malaki but nung mag-enroll 50% pa lang yung pinabayad plus at check pa pagpasukan kung makapag scholar well, doon sa grades. Amen! Amen! Tapos, yun po, first time ko pong nakapag pumayag ng gusto ng anak ko kasi yung dalawa, ako may gusto noon. Ha! Pero hindi na tuloy. Hopefully, after 4 years, mayroon na po akong doktor. Amen! Amen! Salamat po rin doon. Amen! 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 Sige po, si Pastor Julius. Tapos sunod po si Tita Julius. Amen.
Ako po ay napapasalamat sa Panginoon na ngayon po ay natutunan ang mga anak na lalo magpagamit sa Panginoon kasi ang anak mo babae may natutunan siyang umayo, mangaral sa pulpito. Nakong style. Meron siyang humiliating rearrange ng kanyang pangaral. First God. Karoon naman na Panginoon binigay sa kanya at meron na papalit sa akin. Salamat sa Panginoon sa karunungan na patuloy niyang pinagkakalob sa aking mga anak, sa anak kong lalaki, na patuloy siyang ginagamit sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa pag-iingat ng Panginoon sa aking asawa, bagamat sa malayo siya, ay prayer away lang naman siya, panalangin lamang. At alam ko na ang pag-iingat at protection ay natili sa kanya. Sapagkat itong aking nasaan, itong aking panalangin sa Panginoon, ang pamilya ko ay pag-ingatan. At salamat din sa kalakasan na binibigay sa akin bila ng mga kasumpong-sumpong sa bila ng mga bagay na ganito ay nandun pa rin yung kalakasan ng Panginoon sa akin. At sila mga magiging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay malakas ako kung bakit hanggang ngayon ay humihingi ako. Salamat sa Panginoong Diyos, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa aking buhay, sa aming buhay, sa aking pamilya. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Hindi ko po alam, no, nung sinama ko po yung worship song na mag-ari, parang puro, ano siya, para sa mga kabataan. Tapos ngayon po, nag-share kayo, nagpapasalamat kayo sa mga anak niyo. Ang galing lang, one spirit talaga. Sige po, Tita Jim. Kayo na po. Go po. Nakamute po kayo. Apo. Okay. Magandang tanghali po sa mga kapatid. Sama sa Panginoon at nakakasama na po ako sa ating PLD. Dahil sobrang pinigis niya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa family namin. Ako, salamat. Itong taon na ito, tumi talaga po akong nagpapasal. Nakagraduate na yung isa namin sa ibang bansa. Tapos, amen! Amen! Nakapo sa board exam. Ngayon naman po, salamat sa Panginoon. Nagpipray talaga po kami kung ano pong trabaho, yung kanyang inaplayan. Salamat. Marami pong nagpadala, pero ang pinili na lang talaga po ng anak ko yung dito po malapit para daw magamit siya ng Panginoon. Amen! Taon na po yung bunso naming anak at naway na magamit pa rin siya dito kahit may trabaho siya. Sabi ko nga, anak, aanin natin ang malayo kasi dapat po sa ano siya sa Alabang. Sabi ng kumpanya doon, natanggap siya doon sa Alabang, nakapasas niya sa exam, pero papadala daw siya sa Marawi. Doon daw yung kanyang sabi namin, naku, wag naman, Marawi ka pa ipapadala. Sabi ko, ano pa rin tayo, pray tayo kay Lord kung saan ka panarang. Ngayon po, dito po banda, pastor, sa ADAS po, may ano po dyan, yung parang sa mga civil engineering. Amen. Social science sa site. Salamat sa Panginoon dahil po pinalapit po ang anak ko na pagtatrabuhan. Kasi sabi ko nga, basta huwag magiging sagabal yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko yung makaka-attend ka para... Wala na ngayon dalawa mong kuya. Sinanapusta na po yung... Amen! Salamat po sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay namin. Amen! At saka Sister Jean, malapit siya kay Jawi. Ah, po! Basta, nakakatuwa. Basta sila. Basta sabi mo daw nga pa, sir, mamamanhikan ka daw sa... Schedule ko... Schedule na po namin, mamamalihi ka na po kami sa lapitan para ibigay na yung kamay ni Jawi kay Jerem. Minamarites ka po sila sa akin. Hindi ko po alam. May nagmarites po. Sabi Sister Jean, be ready ka na. Mamamalihi ka na rin sila, Pastor. Tawa po. Baliktad. Kakatuwa.
Basta anong kalooban, Pastor, ng mga anak natin, sa Diyos na lang po ang kapurihan. Ano pong kalooban? Bahala po sila kung ano yung damdamin. Praise God. Kailangan ko na rin po, Pastor, ng apo. Saka manugang. Praise God. Amen po. Na, bigla ko sa Diyos pong kapurihan. Amen. Bigla ko lang po naisip yung jar na di ba po nagpre-preserve para maging jam or para maging mas masarap pa siya. Ano bang, kasi ako Bisaya, lumaki po ako sa Bisaya, so bagong isda na lang yan, ginamos. Kasi naman yung kilala nito. Masarap diba pagka, po yun. O, pagka tumagal siya, lalo siyang sumasarap. Ganun din po yung naisip ko dito na diba yung mga parents po, kayo po ngayon. At I consider you all as a parent. Ngayon, naginagamit din po ako as I'm 26 years old. Naisip ko lang din kanina umaga. Sabi ko, napakaaga naman ng start na to. Pero hindi eh. Mas, yun nga, may preserve si Lord na mas magagamit pa kami in the future, no? So, yun siya. Napakabuti niya in all generations. So, sige po. Ay, mapupunta na sa pagbabasa. And, sige po, tatawag po ako. Wait lang ah. The verses for today ay... Ayan. And for Psalms 87, sino ba? Si Tita Perla. For Romans 6, chapter 6, 1 to 14, Tita Patty. Ay lang po. Romans 6, teka lang. Yes, yes. Teka, wala. Romans 6. Cellphone. Wait. Romans 6. Tita Perla, kayo po ay Psalms 87. Si wait Tita lang. Tita Perla po ay 6, 1 to 14. Opo, opo. Sige po. Psalm 87. Opo. Tapos, for Hosea 1, Tito Lando, okay lang po. Okay lang po ba? Okay lang, dalawa naman yung salamin ko eh. Naalala ko tuloy. Sige po. Mama Celia, nasan ka na? Busy ka pa? Sige, Lola. Sige po, ano na lang? Si Prima na lang po. Kasiya 2. Okay lang po. Okay. Sige po, umpisa po natin at tuloy-tuloy po ating pagbabasa. Salamat po. Ano na, umpisa na? Yes po, tita. Ganda. Sige po. Umpisa na. Mga awit 87. Awit ng pagpaparangal sa Jerusalem, isang awit na katha ng angkan ni Kora. Verse 1. Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya itong iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lunsod ng Diyos. 4. Kapag isinulat ko at ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin bansang Filistia, Tiro at Ethiopia. 5. At tungkol sa Zion, sasabihin nila, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. 6. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. 7. Sila ay aawit, sila ay sasayaw, at sila ay sabay-sabay na magsasabing, ang aking mga pagpapalay ang Zion, ang bukal. Amen. God bless the reading of His word. Ang mapati, nakamute ka po. Hallelujah. Sorry po. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ito po ang sinasabi sa Roma 6. 6:1-14. Patay sa kasalanan ngunit buhay dahil kay Kristo. Amen. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? 2. Hindi, tayo'y patay na sa kasalanan, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. 3. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4. Sa makatawid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman na mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Amen. 5. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. 6. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. 8. Ngunit tayo'y naniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. 9. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling namamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 10. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Amen. 11. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Well, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. 13. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. 14. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. God bless the reading of His word. Amen. Amen. Amen po. Sige po, Tito. Ah, ako na ba? Opo, Hosea 1. Ah, sige. Ako na pala. So, Hosea chapter 1. Ito ang pinapahayag ng Panginoon kay Hosea na anak ni Beeri noong magkakasunod na pag-ahari sa Juda, Sinahusa, Hosea, Jotam, Ahaz, at Hezekiah, habang nagahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Joas. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas, mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya at ang iyong magiging anak ninyo ay ituturing ng mga anak ng taksi na babae sapagkat ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga pamamayan dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Dabling. Di nagtagal siya nabuntis at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Jezreel ang ipangalan mo sa bata dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang anak ang hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jeho sa lungsod ng Jezreel. Bawasakin ko na ang kaharian ng Israel.
sa araw na yon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa rampak ng Jezreel. Muling mabunti si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Lo, Ruhama, ang ipangalan mo sa bata dahil hindi ko kaawaan at patatawarin ang mga mamamayan ng Israel. Pero kaawaan ko ang mga taga-Juda. Ako ang Panginoon nilang Diyos ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan to at hindi sa pamamagitan ng digmaan, ng pana, espada, mga kabayo o mga kabayo. Nang maawat na si ni Gomer si Lauro Ruhama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Luami ang ipangalan mo sa bata dahil kayo mga Israelita ay hindi ko na mamamayan at ako ay hindi na ninyo Diyos. Pero darating ang araw na kaawaan ko kayo at pagpapalain, dadami kayo tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang hindi ko na mga mamamayan, pero darating ang panahon na tatawagin silang mga anak ng buhay na Diyos. Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Juda at Israel at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na iyon para sa mga taga-Israel. Chapter 2 na po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong sinasabi sa Hosea, chapter 2. Masaya yan. Excited. Kala ko yung babasahin. Masaya na paisip ako bigla. Okay, ito pong sinasabi. Buti na lang medyo ano. Kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na ami at ama. Pakiusapan ninyo ang inyong ina, pakiusapan mo siya. Sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalunya at itigilan ang kanyang kataksilan. Kung hindi, uubaran ko siya. Tulad ng isang sanggol na bagong silang, gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa. At hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ang kanyang mga anak sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa at siyang sa kanila'y naglihi ay naging kahiyahiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay ng aking pagkain at inumin ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharangan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Papaligiran ko siya ng pader upang hindi na matagpuan ang kanyang mga landas. Verse 7, hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila hindi niya maaabutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya roon kaysa sa kalagayan ko ngayon. Verse 8, hindi niya kinilalang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkaing butil ng alak at ng langis. Sa akin ang galing ang pilak at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal na itinakip ko sa kanyang kahubaran. Ngayon ilalantad ko ang kanyang kahubaran at sa harapan ng kanyang mga mangibig, walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at ang mga araw ng pangilin, gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at ang mga punong igos na nagsabi ni at sinasabi niyang una sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop at masukal na gubat ang kauuwian. Verse 13, paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan, nagsuot din siya ng mga singsing at alahas, pagkatapos ay humabol sa kanyang mangingibig at ako'y kanyang nilimot sa sinabi ni Yahweh. Verse 14, ngunit masdan mo, siya'y muli kong susuyuin, dadalhin ko sa ilang kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan
at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugunin naman siya tulad ng noong panahon ng kanyang kabataan nang siya ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi mo na ako tatawagin aking Baal. Sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal at hindi na muling ipapabanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupa'y gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan upang ako'y makapagpahingang matiwasay. Verse 19, ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katurungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Amen. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa, sa gayon sasagana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katugunan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon din iyon ay babalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kakahabagan ko sila Ruhama at sasabihin ko kay Lo-ami, ikaw ang aking bayan, at tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Amen. Maraming salamat po sa mga nagbasa, pagpalain po kayo. Not just today, but the entire week. So, yun, just like the old times, no, kung sino po ang prayer leader, may konti exhort, tapos taas na lang po ng kamay kung sino pong gusto mag-share. Sa akin lang po, nung binasa ko siya kagabi, nakapag-focus po ko doon sa Romans 6:1-14. Biglang naisip ko lang po kasi nag-aano ko dito ng lawn, yung lupa dito ng tinutuluyan namin. Napansin ko lang po, di ba po pag ang ground or ang lupa ay hard at dry kasi tag-init, yung mga weeds at yung mga halamang ligaw po na maliliit ay sobrang tigas nilang bunutin. Parang napaka highly resistant nila, parang may nakahila din doon na something doon sa baba. Pero pag umulan, kagaya nung sinabi ni Ate Prima kanina sa Hosea, nung sa pag-ulan ng Panginoon, kapag umulan at nasoak yung lupa, ang tendency ng weeds, ang dali lang po niyang bunutin. Na walang kahirap-hirap kasi malambot eh. Nasoak po yung rain dun sa soil. Ngayon, ano bang representation ko dito? At saka ito pa po pala, kapag yung bagong tubo lang na weeds, ang dali rin po niyang bunutin yung young weeds, no? Tapos yung medyo matagal na po, yung medyo marami na siyang ugat sa ilalim, yun po yung napakahirap ding, medyo stubborn na nga bunutin. Ano bang sinasabi ko dito? I see this as symbolizes as bad habits. Yung weeds na yon, bad habits are just like that. No? The longer na ang bad habits ay nasa sa atin po, or tayo kasi lupa, yan na symbolize ko na. The longer na ang hirap niya pong tanggalin. Yun. So, yung sa perspective na to, yun nga, kapag nag-yield tayo or isinuko natin yung ating kasalanan or ating weeds sa Panginoon, which is I symbolizes as the rain na nasoak dun sa lupa. Napakadali na lang pong bunutin sa atin at lumambot yung ating mga puso. From that perspective, we get the best chances to success from the sin or from the bad habits. Ayoko po kasing, kasi napakalalim ng sin. Baka po kasi meron dito na aggressively fighting for their sin, and yun po yung nangyari sa akin eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na pinagkaloob ng Panginoon to sa akin kaya may mga anak ako ngayon. No, this is also a consequence of what I did because of my bad habits, and I am hindi po ko magpapaka-ipokrito dyan. Talagang noon po I have a lot of bad habits, bad vices, and na-judge po ako dyan until now. So, yun lang po yung nakita ko na if dito sa Romans na to, it tells us that because of God's great love and abundance grace to us,
na pinaiintindi niya po sa atin yung katotohanan na sa Panginoong Jesus ay namatay para po sa atin, para palayain tayo from that penalty. Parang sports lang po, no? May penalty. Para palayain na tayo sa penalty at mapalanunan natin yung game na yon, no? And this is a game. Kasi parang dating sa akin, ang flesh is parang ano na eh, super, ano to, expertly trained. Yun po ang ano ko, yan. Expertly trained ang flesh na as if ang dali-dali na lang ng devil na mag-seek doon sa kasalanan and then ipasa niya doon sa flesh. So doon po, lagi ko pong ina-assess until now, lalo na may mga anak ako. Hanggang ngayon, talagang nag-iingat ako. Kasi yun pa lang yung mga members of flesh, sa isip pa lang, sa mata eh, no? Nakakapag-judge tayo. Napakahirap po ng ganoon. So, pero kapag yun nga, lagi natin naiisip na ang Panginoon ay niligtas tayo, it's just that napapalambot po yung soil natin, yung puso natin to change. And because of God's grace, na-change niya tayo and He keeps us safe. No, dahil napalitan na po yung bad habits eh. Ako, naalala ko, sobrang dami ko pong vices noon. I almost end up dead. No? Totoo po to. Totoo. Ngayon ko lang po ito isi-share. Hindi ako nag-share kahit kanino. Ako po yung madalas na pinag-share ng mga friends ko. Ako po yung tapunan nila ng mga hinanakit nila. I never share to anyone. At noon po talaga, name it. Hanggang sa ano, kasi wala akong anak, so I have no reason to live na. I have no reason to live. Wala na akong pakialam kung saan ako pupunta. Wala naman ako magulang eh. So I can do whatever I want. Whatever I do, I can. Hanggang sa, yun po, na kilala ko tong family na nandito sa amin, yung napatanggap ako sa Panginoon. And that's where I start. I surrender everything, no? Na yung vices na yun, unti-unti siyang nawala. Tapos, yun, kung, so paano, ito, meron na akong notes, dito na ako mag-note. So, paano po tayo mag-walk sa kalayaan? Ito po yung mga effective sa akin. Paano po tayo mag-walk dun sa kalayaan na ngayon na ibinigay sa atin ni God from that freedom that has given to us through Jesus? We should always remember that we are not under law, but we are under grace. Yun. Changing us by that grace, He sets us free, pinalayan niya po tayo, and equips us to live righteously before Him. Di ba nga po yung caterpillar? Once a caterpillar has been a butterfly, nagiging butterfly niya yung caterpillar, wala na po siyang business doon sa mga leaves, doon sa puno. Wala na siya doon. Instead, you just go fly, no? Just like what we did, we're dead on sin but alive in Christ. No? Ganon din po sana tayo. And nag-work to sa akin na baka dahil naiisip natin, God is merciful, God is loving, God is forgiving, okay na lang na magkasala ng magkasala kasi papatawarin. Hindi po. Ito rin yung ano ko ngayon, lagong iniisip na God is also just. Just siya sa mga taong kagaya nito sa akin. Hindi ko naman masasabing, although blessing ang mga anak ko sa akin, but this is also a judge from the Lord, from God. Para magka-lesson din po ako, para may matuto ako, no? So, yun po, sana wag na lang laging ang job natin is to sin, tapos God's job is to forgive. Yan. So, yun po. Yun lamang. And ito na po ang isang tanong ko ulit. Every time pag mag-exert ako, lagi may iwan na tanong. Meron po ba kayong weeds na kailangan nyo ng bunutin? Sana po ma-assess nyo. Yun lamang po. Po. Sino po susunod na wala. Sir Jillian, mayroon lang akong i-share. Go, Mama Patty. Go po. Dito po sa Romans din, ano ko nang po sa binasa ko. Noong ano po, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo ay nagpabautismo. Ay dapat natin tanggapin ang pagbabago. Iwaksin na natin ang kasalanan. Sapagkat napako sa krus at namatay si Jesus, ay inilinis na niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen po. Patay na ang luma nating kasalanan at sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Christ, tayo ay binago niya. Amen. Sapagkat sumasampalata tayo na siya ang ating tagapagligtas. Amen po. Kaya po tayo sumunod sa kanyang tinuturo
tagubilin at huwag nang gumawa ng kasalanan. Tayo na po ay dapat magbago. Lumapit tayo na may pagpakumbaba sa Kanya. Humingi tayo ng tawad at tayo din ay patatawarin Niya. Gaya po ng sinabi Niya, pasakop po tayo sa Diyos. Huwag hihiwalay kahit ano man ang dumating sa ating na pagsubok, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Sapagkat ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ang mga nangyayari, pagsubok man, sapagkat nananampalataya tayo na magagawa Niya lahat ng bagay. Amen po. Yan lamang po. Salamat sa Diyos. Amen po. Sige po. Sige po. Susunod. Ganda po ngiti ni ano eh. Pastor Roel eh. No, Pastor. Siyempre, proud ako kay Sister Patty. Nakapag-exhort na. Hallelujah. Amen. Amen. Sige po, huwag niyo na i-unmute. Ay, huwag niyo na i-mute, Pastor. Ako na ba? O sige. Tanong. Doon po sa binasa natin kanina, bakit po ang sabi doon sa Psalms 87, verse 2, sabi, He loves the city of Jerusalem more than any other city in Israel. Bakit yung city, hindi yung tao na nakatira sa city? Bakit yung syudad, hindi yung mga nakatira sa syudad ang mahal ni Lord? Anyone? At nagtumahimik uli ang library. Baka pastor dala na lahat. Kasi pagka city, nandun na lahat ng mga tao. Package deal. Ah, package deal. Package deal. Actually, tama po si Brother Paeng. No? Pag sinabing city kasi, hindi sinasabing particular group of people or particular person, kundi isang kabuuan ng lahat na nakatira doon. Pansinin niyo mga kapatid, doon sa binasa natin sa Romans, sa sinabi ni Sister Patty, sabi niya, yung relationship natin sa Panginoon ay dapat ay nabago dahil kay Kristo. Na sa kamatayan ni Kristo ay tayo po yung nagkaroon ng bagong estado, no? Hindi sinabi doon na ang mga ano lang, mga Hudyo lang o ang mga Hintil lang. No, hindi, kundi isang kabuuan. Tapos pansinin niyo mga kapatid, dito sa Hosea chapter 1 and chapter 2. Na napaka-controversial, mga kapatid. No? Controversial. Pansinin nyo, si Hosea kasi po isang propeta. At ang sabi ng Panginoon, mag-asawa ka ng isang patutot. Imagine nyo ang backlash nun. Imagine nyo, mga kapatid, yung mga marites dun. Imagine nyo, mga kapatid, yung mga lumipat ng church kasi yung pastor doon, ang asawa, prostitute. Na-imagine nyo, mga kapatid? Kasi si Jose, isang prophet. Parang pastor yan. Ay, si pastor, ang asawa, patutod. Maraming natisod. Maraming lumipat. Maraming nagchismis. Maraming umaway kay Hosea. And yet, siya po ay inutusan ng Panginoon. Go marry a prostitute. Ito pang masaya. Ipinangalan niya pa yung mga bagay na gagawin ni Lord sa buong bayan. Pansinin natin mga kapatid, ang tingin ng Diyos sa buong bayan ay isang tao lang. Napansin po ba natin yon? Na ang tingin ng Diyos sa isang grupo ay isang tao lang, hindi separate individuals, kundi isang grupo. Dahil the Lord deals with the whole picture and not the pixels. Bagamat the Lord deals with you personally, the Lord also deals with us as a whole. So we should be united, Pastor.
Oh yes, definitely. Kailangan united tayo. So kung ikaw ay bahagi ng isang organization, for example, ng isang church, be united with that church because the Lord will deal with that church as a whole. You are connected with your family. The Lord will deal you as a family. Aside from the Lord dealing you individually. So, ako po ay masyado po akong tawag nito, anxious or worry sa mga ginagawa po ng aking mga pamangkin. Ginagawa ng aking mga apo. Kasi mga minamahal, the Lord looks at us as one person. Ako po ay natutuwa, wala si Pastora Aida ngayon, ang lagi niyang pinagpe-pray, hindi ko alam kung sino yung lagi niyang nabawala na yung paninagarilyo, wala na yung ganit ganyan. Hindi ko alam kung kaano-ano niyo yung Sister Prima, hindi ko alam eh. Ano daw? Hindi ko narinig. Wala kang sounds, kapatid. Ayun. Diba, muntik na nating marinig, hindi pa rin natin narinig. Anyway, kailangan po natin palagi pong tignan, pagbatsyagan yung ating sinasamahan. Kasi the Lord will deal dito po sa sinasamahan nating mga tao as one, no? Now, gusto ko lamang po kasi ano sa atin, tayo po din sa prayer life group, mga kapatid. Kung hindi po ako nagkakamali, sabi ni Brother Renan, tayo po ay 200 na rito. Tama ba, Brother Renan? Pastor, nasa parang 60-something pa lang. Ah, okay. 70 plus po. Ah, okay. Akala ko 200 na tayo rito eh. Hallelujah. Sige lang. The thing is, the Lord will deal with this group of people. Kaya nga po binansagan natin ito as a house. A house of answered prayers. Because the Lord deals with us as a whole. Aside from individual. So kung sabi nga Sister Julian, kung tayo po ay united, kung tayo po ay magkakabaka, magkakasaka tayo sa pananalangin, sa standing in the gap sa ating mga itinatawag sa ating Panginoon, the Lord will deal with us. Yes, the Lord answers us individually. Yes, sometimes the answer is not what we like. But the Lord answers us. No? But it's not sometimes what we like. No? But the Lord answers us definitely. Pero ang aking mental note ng tugon ng ating Panginoon sa atin is malamang na malamang yung positive sa ating kagustuhan ang tugon ng ating Panginoon. No? Malamang na malamang yung positive. Merong ibang tugon ng Panginoon, hindi ito yung gusto nating tugon ni Lord. No? Mayroon. However, I would like to encourage you, mga minamahal. Meron man tayong mga bagay na narinig na hindi ito yung gusto nating tugon ni Lord, huwag tayong bumitaw. Amen. Huwag tayong tumigil, huwag tayong magpagal, huwag tayong ayawan na. Tuloy tayo, mga minamahal. Tuloy tayo. Ayan. 94 in total PLG members. Nandito po sa ating chat group. 94. Isang church na to eh. Pero sinasabi ko, mga minamahal, kailangan ko po ikaw. Kailangan kita. Ang iyong pananampalataya na makasama sa pananampalataya ko. Kailangan po natin tayo ay magkaisa because the Lord will deal with us as a whole. Ang tingin ng Diyos sa atin ay isang tao. Hallelujah.
No? Kaya ito po ang nais kong ibigay na encouragement sa atin. Huwag po tayo maghiwa-hiwalay, huwag po tayo tumigil. Napapansin ko, patawarin niyo po ako ha. Ay, baka magalit kayo sa akin pag sinabi ko to eh. Ano po yun, Pastor? Sister Patty, baka magalit sa akin eh. Hindi po, mga Kristiyano yun. Mga born again po. May napapansin lang ako. Baka napapansin nyo din. Pag magpe-pray na, nawawala na yung iba. Nagli-leave the group na. Pero ako nag-off ako ng camera. Kasi nahihiya ako na umiiyak. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay lang yung nag-off the camera. Yung iba nakikita ko, umaalis na sa Zoom pag nagpe-pray. Parang oy nag-attendance na, nakapag-attendance na ako. So okay na. Parang ganun lang ang dating. Huwag po. Ay baka sumama na loob sa akin Sister Marie Chris ng mga kapatira natin. Hallelujah. Tayo po ay patuloy. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magsama-sama, no? Kapag nakikipagbaka po tayo, huwag nating iwan yung kasama natin sa battlefield. Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayan po ang aking nais na sabihin sa pagpalaing tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po. Praise God. Pakarami na naman natin natutunan for today. Paalala lang po yun. Sige po. Kung wala na, sakto. Malapit ka pa 10 minutes for 2. Baka meron pa. Ikaw naman. Wala naman agad eh. Baka po meron gusto pang ano. Wala naman agad 2. Sige po, 8 minutes na lang po na. Sige po, meron pa po ba? Gusto po magdagdag. Ayan, Tita Perla, go po. Hello, Pastor. Yung tanong kanina, bakit mahal ng Diyos ang Jerusalem, ang Zion? Kasi may nakita po ako dito. Ang sabi niya, why does the Lord love the gates of Zion more than all the dwelling places of His people? Because, sabi niya, according to God's word, God put His name in Zion. It's His own dwelling place. God, of course, is omnipresent, but it is in Zion, His temple, that He especially reveals His presence to human beings. Yun po. May yun lang po. Salamat po. Salamat. Salamat po. Additional na ano learning. Salamat. So, yun to. Lasa po. Meron pa po ba? Sagad na. Tatakbo na po, Jeep. Sige po. Aking assign to lead the prayer. Sige po. Wait lang ah. Kasi yung tawag ko, hindi daw pwede. Wait lang. Sige po ba? Dun. Ba't pala may rolete eh? Note lang po ha. Kayo magalit sa akin nung tinawag ko po kayo. Tita Jean, kayo lang po. Yan po. Okay lang po. Nakamute po. Sino po, Jean? Jean, lapitan ko ba? O, Jean? Opo. Opo. Ah, lapitan ko? Opo. Ah, prayer po. Dalawa kasi yung Jean, Sister Jean. Yan. Jean lapitan o Jean andal? MJ kita. MJ pa si isa eh. Sige po, Sister Jean lapitan. Yan. Hallelujah. Sige po, salamat po. Ako po yung magpipray sa... Kaya po, ah, basahin ko mo. Sino po, Perla? Punta po muna ako sa akin. Sige po, tita. Ako na lang po magbabasa. Okay lang po. Oh, sige. Yung sige, po sige po, sige po. Ay, nawala na. Nawala na. Sister Lisa, prayer request po, patuloy na ipanalangin natin ang mga community outreach events sa July 30, August 6, August 29 sa lahat ng lugar. Maging maganda ang panahon. Amen. At protection po para sa mga volunteers, sa mga mission natin ng Abundant Life sa Summer City Travel po. Po and God bless you all. Amen. Tita,
Mama Celia, sendin na po alala. Oh, okay. Prayer para sa anak ko, JP and Ena, at sa apo ko, Makoy Malyari. Kagalingan, yes, kagalingan po. Maginhawang pakiramdam. Kagalingan po? Yes, apo po. Kay, sa mga apo po ni Mama Celia. Celia apo po, no, ni Mama Celia. Yes. Maginhawang pakiramdam po, nilalagnat na po at may ibot sipon. Kay, from Pastor Ruel. Ang nilalagnat? Apo. At sinisipon? Opo. Kanino po? Anak ko? Ay, apo po ni... Apo Mama po? Celia, apo. Si Makoy Malyari. Makoy. Apo. Tapos, from Pastor Ruel, provision pa rin po for Sister Rose Caginong. Tapos, rent po for his, from, for her husband, Brother Gilbert Caginong. And then, unity for the Calasan Caginong family. Kay Ate Chris, prayer request daw po na makahanap sila ng bagong maupahan kasi po i-open na daw po ang Jofel. So, and provision din daw po sa kanila pong mag-asawa. Kay Sister Mary Chris po? Opo, opo. Okay. Bago pong tirahan? Opo. Bago pong maupahan. Bahay na! Diretso na po natin bahay ang panilang bahay na! Ito. Hindi na po yan upahan, bahay na. Opo. Yes. Tapos from kay Ate Jermaine po, successful operation kay Tatay Israel due to abdominal aneurysm this Friday po. So yun pa tayo, yun natin panalangin po for this Friday na po siya yung kanyang schedule for po. Operation. Yes. And successful operation. Yes po. And pray for not getting any complications after the operation. Praise the Lord. After po ng, after ng operation, ano po yun? No complications po. Ah, okay, okay. No complications. Amen. Yes po. And then, another for Tita Lisa. Tita Lisa, pakisama po ako sa prayer. Lagi po masakit ang kanyang ulo. Lisa? At pasumpong-sumpong po ang sakit. Ah, sumasakit. Then for, from Ate Prima, protection and safe travel for Raymond Blanco, for his husband. At pag-iingat din po, yes, sa pagsundo sa kanya. Yee! Well, malapit na. Apo. And then from Pastora Jonna, prayer request for Seth's scholarship approval. Both scholarship. Apo, internal and external sources po. Scholarship. Tapos, yes po. Tapos, summer mission trip ng ALC po for financial provision and success. Yan. Opo. And his only worship team, worship team po ng ALC for successful for upcoming activities and discipleship and training programs po. Coming? Ay, ano po coming na? Upcoming activities. His only worship team po ng ALC, yes. Worship team. Yes, apo. Upcoming activities and discipleship and training programs. Yan. Discipleship. And ano po isa po? And discipleship and training programs po. Training programs. Apo. Program. Yes po. And for from Mami Dory, prayer request po sa kagalingan ni Papa Edgar sa paa from his gout. Ah, Edgar. Papa Edgar sa kagalingan sa paa? Sa paa po, for gout. For his gout. Sa paa. Ano pa po? Meron? Pwede po pa suyo doon sa electric fat na ano, nakikisabay po sa akin. Paki ano po ng mga ng electric fan po, tita. Yan. Ay, narinig. Apo, ano yan. Pa? Mas malino po. Amen. Tapos, sunod nawala. Po. Nawala yung tao. Pero okay lang po. Kahit hindi okay po ako nakikita. Okay lang po. Mas nawala malino na po ngayon. Apo, mas malino okay. Na po kayo ngayon. Po. Yes. Sige po. Tapos, sunod po kay Tita Perla is a prayer for traveling mercy sa kanyang pamangkin sa darating ng July 26. Ano po yes, yun ito, tita? Perla, traveling mercy. Apo, sa kanyang pamangkin sa darating na July 26.
Darating 26. Opo. Opo. Wala na po hanggang kay Sister Pearl. Meron pa po. Meron po ako. Meron. Sige po. Hallelujah, please. Nandiyan, nakatype. Hindi ba nakita? Sis, pakibasa sis kasi yung cellphone ko pag bumabalik ako, wala na. Wala na pong tao. Hindi ko pumabasa. Ano lang po, Sister Patty? Ano po yung prayer request niyo po? Susulat ko na lang. May tinitake note ko naman po. Hello? Sister Patty? Ito po, kay Sister Patty, prayer kay Elma Bacalandia sa eye operation sa retina na maging successful at i-provide ang financial na kailangan niya. Yun. Ah, yung operahan? Sa mata. Oo. Mata? Po. Kailangan ng financial. Yun po yung last. Yun na po yung last. Opo. Okay. Elma, ano po, Pastor? Pilido po. Bacalandia. Elma Bacalandia. Bacalandia. Aha. Bacalandia. Okay. Wala na po. Wala na po. Wala na. Okay. Sige po. Praise God. Mag-pray na tayo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay yumo po at sama-sama po tayo manalangin. Amen. At ipanalangin po natin ang mga prayer request po ng ating mga kapatid. Hallelujah. We bless you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Lord, sa iyong lahat ng ginawa mo po sa amin. Lahat ng ginawa mo po sa amin. Community outreach sa Sabado, God. Dalangin ko, Panginoon, na maging matagumpay ang aming gawain ito, Lord. Salamat, Lord, sa provision na itong gagawin na naman panibagong outreach namin, Lord. Naway, gabayan mo po ang gawain ito, Lord, na maging maayos ang panahon. Salamat, Lord, sa mga kapatid na nakikiisa sa gawain ito, naway. Marami kami maakay na mga kaluluwa, hindi lamang mga kabataan, kundi pati mga magulang na mga madadala namin sa iyong kaharian, Lord. Ang dalangin namin, Lord, ay maging maayos ito, payapa, at naway sa lugar na yon ay marami kami, Lord, na mabibigyan ng patuponan at mabless ang mga taong ito at maraming tumanggap at makarinig ng iyong salita. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin, Lord, upang maging kapakipakinabang ito sa iyong kaharian, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa inyong pinatagubili ng gawain ito na nalalapit na outreach namin na PLG na ginubuo ng gawain ito. Salamat, Lord, sa lahat ng gagamitin sa gawain ito sa inyong pinatagubili. In Jesus' name, amen. Kay Sister Celia, Mama Celia, anak niya na at sa kanyang apo na nilalagnat na si Makoy Malyari, O God. Dalain ko, Panginoon, bukupa mo, Panginoon, na may papalang kamay ang batang ito, Lord, na ikaw lamang tanging Diyos na magpapagaling sa batang ito, Lord. Alam ko na, Diyos na magkamot ito, Lord, na nagbibigay ng pagpapala sa mga bataong ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ito, Lord, ang mag-aabot. Naway, dalangin namin na sa
pamamagitan niyang makapangyarihan ka, my Lord, ay mapapagaling ang batang ito, Lord. Alam namin, Lord, sa pamamagitan mga panalangin namin ito, Lord, ay ilunububa mo ang batang ito, si Makoy Malyari. Ang kagalingan ay mapapasa kanya, Panginoon. Salamat sa provision. Salamat po sa kanya. Lola na si Mama Celia na patuloy na patuloy na nananalangin sa mga kanyang mga po, mga pangangalaga. Dalangin ko, Panginoon, na ang pamilyang ito, Lord, ay mas lalong, Lord, pagkaingatan, ilayo sa anumang sakit, at naway ang totally nakagalingan ni Makoy Malyari. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa batang ito, Lord. At tinataas ko rin, Panginoon, si Pastor Ruel, kay Pastor Ruel, kay Rose Camino, O God, kay Sister Rose, O God, dalangin namin, Lord, magpapahayag ka. Lord, alam namin, Lord, pa rin na magpo-provide ng mga pangangailangan, mga gastos din ko na ako dalang ko, Lord, sa pamagitan mo, Panginoon, at tatayo at papangon si Sister Rose sa tamang panahon. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang magkakaloob nito. Naway dalangin ko, Panginoon, sa mga oras nito, lalo kong kumapit sa iyo si Sister Rose, O God, naway magiging patutuo siya sa buhay namin, Panginoon. Babangon siya, tatayo siya, at darating panahon ay magiging buhay na patutuo sa amin, O God. At dalangin ko rin, Panginoon, tinataas ko rin, Panginoon, si Brother Gilbert Camino, at Lord, ang kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. Alam ko na, kahit nasa malayo siya, lugar, Panginoon, gabayan mo siya, Lord, at nubayan mo siya, Lord. Samahan mo siya, Lord. Yakapin mo siya, Lord, alang-alang sa paglilingkod nila sa iyo. Bagamat alam namin ang kanilang pinagdadaanan ngayon ay napakalaking pagsubok para sa kanilang pamilya, Lord. Dahil kay Sister Rose, O God, naway, Lord, bigyan mo ng kalakasan, patatagan ang aming kapatid na ito na si Brother Gil. Bigyan mo siya ng maayos na kaisipan, pananampalataya na anumang pagsubok ito na dumating sa kanila ay malagpasan nila ang mga bagay na ito. Salamat, Lord, sa pamilyang Caminong na alam namin na patuloy sila nakikipaglabanan sa pamagitan para kay Sister Rose, O God. Salamat, Lord. Salamat sa pamilyang ito. Tinatas namin si Lord. Ito na po ang bahala sa kanila. Ano man, Lord, ang kalooban mo, ikaw, Lord, ang magbibigay ng katugunan sa kanilang pangangailangan. Naway dalahin ko, Lord, ng tamang panahon. Babangon si Sister Rose. Papahalap sa Lord. Ay magiging po na patutuwa namin na tunay na ikaw ay Diyos na buhay. Dalahin ko rin sa pamilyang Kalasan, O God. Kung ano rin ang pagtubok na nangyayari sa kanila, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang nakakaalam nito, Lord. Naway dalangin ko, Lord, magkaroon pa rin sila ng pagkakaisa, pagmamahala, at pagdadamayan. Pagkat ang pagtubok nito ay alam namin, Lord, ito'y magpapatatag sa kanilang pamilya, Panginoon. Mananatili silang nagkakaisa at tamasa at dumudulog sa iyong paanan, Panginoon. Marahil, Panginoon, sa mga gantong bagay, Lord. May nais ka lamang na kanila, Lord. Salamat, Lord, na waiting malagpasan nila. Lord, malapit sa pamagitan ng kagalingan ni Sister Rose, O God. At alam namin, ikaw lamang ang makakapangyari ito, pagkat ikaw ang Diyos na makapangyari na walang imposible, Lord. Ang dalangin lang namin, ang katatagan, ang pananampalataya, ito ay magiging buhay. Salamat po sa buhay ni Sister Rose, ang kanyang buong pamilya. At ngayon, Lord, tinataas ko rin, Panginoon, kami si Pastor Will, kanyang kalusugan, O God. Salamat, Pastor namin po, si Pastor Will. Salamat sa kanyang kalakasan ng pagmamahal niya sa aming gawain ito sa aming church, na siya aming pinakasin. Dalangin namin, Lord, salamat sa katugunan. Kalusugan niya ay manatili. Kaya maayos at
Ligtas sa lahat ng mga bagay, Lord. Salamat. Samahan mo pang muli ang aming mahalang pastor, O God. Lagi mo po siyang ingatan upang ang gawain ito ay magpatuloy. Ang kantay ko ay dumating, O God. Salamat sa katugunan ng kanilang mga panalangin mula kay Pastor Tony, kanyang mga anak. Salamat sa pagpapala sa karunungan sa lahat ng mga bagay, Lord. Naway gabayan mo po si Sayon sa kanyang pagbabalik muli sa Bansang Pilipinas. Kanyang pagbabalik ay daladala niya ang tagumpay na may ngiti. Salamat sa bagay ni Lord na nanatiling naglilingkod. Our Lord, uwi siya na may daladalang pagpunan ng kanyang mga nais sa kanyang puso. Salamat, Lord, sa pamilya lahat ng part sa family. Panginoon, lato na po lahat na pamilya na naglilingkod at dalangin po namin, Panginoon, na lahat, ano ba ng mga financial needs nila, ano mga kakakailangan nila. Alam mo, hindi po, Lord, ang pagkakaloob nito. At hindi po biro ang nagpaglilingkod nila. Pero abundant life care sa aming mga pastor. Alam namin na papagod din siya, Lord. Alam namin nagtatasin siya. Nakita namin ang desire ng puso niya na patuloy pa rin siyang naglilingkod. Ibahagi ang kanyang karunungan. Magamit na sa gawain mga pinamon sa mga KLP, lahat ng mga kanilang gawain mula sa ibang bansa. Salamat, Panginoon. Italangin namin, Lord, na kung lumaguman itong aming PLG group na ito, Lord. Salamat, Lord, pagkat ikaw ang itataas namin dito. Ikaw ang aming tanlungan. Ikaw ang aming takuman sa bawat panalangin, sa lahat ng mga pagsubok na binabatil ng bawat isa, O God. Salamat, Lord Jesus, sa buhay ng Barty family, sa buhay ng aming malapas at kanyang pamilya. Thank you, Lord. Nawin, patuloy po rin silang pagpalain, abutin ang kanilang mga pangangailangan. Salamat, ang hindi nagbabago noon kay Kenan. Salamat po sa buhay ng aming ang aming malapas ng Barty family. Thank you, Lord. Thank you. Tainatas po rin, Panginoon, ang pamilya po ni Sister Mari. Patalaay mo ang pamilyang ito, Lord. Nakikita namin ang kanilang design na makapaglingkod sa'yo. Alam po namin, darating ang panahon na pagpapalaay mo sila ang design ng kanilang puso na magkaroon ng sariling tahanan, Lord, na hindi na sila mangungupahan, Lord, ay ibibigay mo ito para sa'yo. Salamat, Lord, sa katatagan ng pamilyang ito na pamilya ni Mary, Sister Mary Cristo, na tuloy sila naglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, hindi maiksing yung pag hindi mo maabot ang kanilang kailangan. Kaya darating ang panahon, magpapatotoo sa amin si Sister Mary Cristo na sila pinagpala mo, pagkat sabi mo nga, ang sino mang naglingkod sa iyo, na natiling nagtatapat, na nanatiling naglilingkod, ay hindi mo pababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na nagiging talakasan ng bawat isa sa amin. Sa mga bawat pangako mo na hindi mo talaga kami pagkukulangin. Hindi mo kami talaga pababayaan. Lalo na kung kami, Lord, ay nahuhulog sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Thank you, Lord, sa family ng mga the Sister Mary Cris Almoro, na way dalangin namin maging katugunan ang iyong pagpapala na anong nais nilang magkaroon ng sariling tahanan ay mangyayari to ayon sa iyong kalooban, Lord. Thank you, Lord. Kikita sa buhay ng pagpapala. At tinataas ko rin, Panginoon, ang pamilyang Kanapit, lalo po kay Sister Journey. Tinataas ko namin si Tatay Israel sa mga oras nito dahil sa darating na Friday ay ooperahan po siya, O God. Nagagalangin, Panginoon, at tatagin mo po ang kalooban ni Tatay Israel. Magtiwala sa iyo, Panginoon.
Dalangin ko, Panginoon, na maging successful ang kanyang operation. Sasamahan mo na, Lord, na iyong mapagpalang kamay sa lahat ng gagamiting doktor. Dalangin ko, Panginoon, na magamit bilang instrumento upang ang maging operation ni tatay ay maging successful, maayos, at payapa, O God. Naway dalaan ko, Lord, tugunin mo, Panginoon, ang mga financial needs, ang mga babayarin, Sister Germaine, O God. At alam po, Panginoon, sa paglilingkod ng mag-asawa nito, Lord, alam po namin, Lord, ang iyong pagmamahal sa pamilyang ito, Lord, ay hindi mo ipapahiya, O Panginoon. Ay salamat, Lord, sa pamilya na napit na ito, na nagiging inspiration din sa amin. Nakikita namin sa kanila ang katatagan nila, Lord. Maraming battle, maraming pagsubok, Lord. Praise God, na napili pa rin sila naglilingkod. Ginagamit, naghahayag ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Pag-asawang ito, Lord, lalo sa kanilang mga anak, naway dalangin din namin, Lord. Pagkalain mo rin sila, Lord. Ay, matugunan lahat ang mga kailangan nila. Ma-financial na bayarin sa hospital. Operation namin sa father ni Sister Germaine. Oh, salamat, Lord. Salamat. Sa'yo na lamang kami nagtitiwala. Ang mga panalangin nito ay patugunan ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At tinatas ko rin po ang Sister Lisa ulit po. Masakit po ang kanyang pamisang kanyang ulo. Lord, thank you, Jesus. Sa buhay ni Sister Lisa. Pagkamat alam namin, Panginoon, na nag-iisa lang sa sabuhay. Kasama niya sa inyong anak. Salamat, Lord. Sa kapatid na ito, tunay na nakikita namin ang kanyang pagmamahal sa iyo, Lord. Nakikita namin na ginagamit siya sa iyong gawain. Thank you, Lord. Lord, sa'yo. Salamat, Lord, sa buhay ni Sister Lisa. Lalangin namin, Lord, na anuman ang sumasakit sa kanyang parte ng kanyang ulo, Lord. In Jesus' name, sinasaway namin nito, Panginoon. Mula sa ugat-ugat, O God, naway, Lord, maging normalize. Maging normal ang lahat. Mawala ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O God. Naway, alam namin, Lord, may ginagawa na naman ng kaway pagkat ito'y nakapangyarihan sa lahat. Sabi naka-schedule sa Green Point, Lord, sa amin na nalalapit na outreach, O God. Lord, alam namin, Lord, kapag may ginagawa ang mga anak mo para sa iyo, pagwalhatian, ang kaaway ang naging nandiyan dyan, nakaabang. Gusto kaming buluin. Gusto kaming wastatin. Pero Lord, hindi kami papayag. In Jesus' name, naway, agalingan nito, ibalik mo po ang mawala ang mga sakit na nararamdaman ni Sister Lisa. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa buhay ni Sister Lisa. Naway, maging matagumpay ang aming nalalapit na outreach sa pamagitan niya, Lord, pagkat siya po ang naka-assign doon, Lord. Salamat sa buhay po ng family ni Magana, sa family. Salamat sa buhay din ng kanyang asawa na supportive po sa lahat ng kanyang gusto. Nais para sa gawain ni Sister Lisa. At sa kanyang anak, O God, kay JR, Brother JR, tulungan mo rin ang batang ito, Lord, na makahanap din ng upang makatulong din siya sa financial na magbayarin, O God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you na po, Lord, pinagkakatiwala ang lahat. At tinatas ko, Panginoon, Sister Prima, protection po para sa kanyang husband na uuwi po. Naway dalangin namin, Lord, na samahan mo po ang kanyang asawa sa pagbabalik dito na safe and sound na nagmumula sa iyo, Lord. Ingatan mo ang kanyang aeroplanong sinasakyan o anuman kanyang sinasakyan, O God. Samahan mo ng libo-libo mo mga anghel upang makarating siya sa bansang Pilipinas. Naligtas, ay ikaw ang mag-iingat kapatid na ito, O God. Salamat po, Panginoon, naway magkita sila ni Sister Prima na masaya atid ang pagmamahalan at sabi praise God.
Glory to you, hallelujah, hallelujah. Sa buhay ni Sister Prima. Thank you, God. At naway makakapiling niya muli ang kanyang mahal na asawa. Thank you, Lord. Thank you. At ganun din, Panginoon, tinatas ko po ngayon sa oras nito si Sister Pastora Jonah para po kay Steph sa kanyang scholarship. Naway dalain ko, Lord, maging ma-approve po ang kanyang scholarship. Naway sinuman, Lord, ang hihipuin mo, gagamitin sa batang ito na makatulong sa kanyang Salamat, Lord. Salamat sa kabutihan mo, Lord. Pagbibigay ka ng mga tao, Lord, na nais makatulong sa batang ito, God. Bigyan, Panginoon, ng tulungan mo, Panginoon, ang pamilya niya. Pastora Jonah lang. Kay Pastor Jonah, alam namin, nag-iista na lang siya na nagtataguyod sa kanyang mga anak. Naway dalangin namin pagpalain mo siya, Panginoon, lalo na sa kanyang trabaho, kanyang mga anak, lalo na sa kanyang mga tabos niyang anak. Naway dalangin ko, Lord, pagpalain mo ang pamilyang ito. Pagkat alam ko, Lord, nakita namin kung gano'n sila naglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi hadlang upang ang imbalas. Brother Ian, kung tinuwa mo, nasa pili mo siya ngayon, Lord, alam namin, hindi mo pababayaan ang pamilya manalo. Naway patatagi mo ang aming Pastora Jonah. Alam namin, sasama mo siya, Panginoon. Alam namin, aabuti mo ang kanilang mga pangangailangan, lalo ng pag-aaral ng kanyang mga anak. Alam ko, Panginoon, magdadala ka ng mga anghel na gagamitin mo upang ma-provide ang kanilang mga pangangailangan. At alam ko, Panginoon, na hindi mo papayagan ang sino mang naglilingkod at nagpatuloy na mamahal sa iyo ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Kaysa dalangin namin, Panginoon, may ni Pastora Jonah, Lord. Pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng kagalakan sa puso. Kahit nag-iisa siya, nagtatagpuyot kanyang mga anak, o God, naway dalangin na ito ang magiging kasama niya para sinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkat ikaw, Lord, ang tutugon sa kanyang mga nais sa kanyang buhay. Salamat po sa buhay, Pastora Jonah and family. At tinataas ko rin, Panginoon, po, ang nalalapit namin ng ELC Financial Success po. Naway, Lord, anuman, Lord, ang mga babayarin ng aming church, ang ELC, anuman, Lord, ang mga darating na mga kagastusin ng Lord. Naway, Lord, matugunan ang lahat nito. Maging mapagsala, Lord. At naway, pagpalain mo ang mga financial na gastusin, o God, na ito'y matugunan, maayos, mula sa iyong biyaya, o God. Kami po'y nagtitiwala na ikaw ang magtutugon nito sa nalalapit na sa amin. At ganoon din po, sa nalalapit na rin po ng ELC Activities Worship Team, Disciples and Training Program, o God. Maghihintay po, Panginoon, ng mga taong pagkagamit na gawaan ito, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na sa activities na ito, Lord, magtatalaga ka ng mga kabataan o sinong nais makiista sa gawain ito, God. Ito, Lord, upang mas madagdag pa ang aming praise, Jesus. Pamagitan ng mga praise and worship na ito ang nagdadala upang maabot namin ang iyong mga ang aming mga panalangin para sa sila ang nagbubukas upang nagpapatigla ng gawain namin sa aming country worship. Naway, Panginoon, magtalaga ang mga taong gagamitin at naway ang may disciple din namin sila may, at matuto sa lahat ng gawain sa program na ito, Lord. Hindi lamang sa mga praise and worship o kundi makarinig sila ng mga salita at mga bagay na tungkol sa kabutihan mo, Panginoon.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naway maging tagumpay, maging matagumpay ang gawa, nalalapit na activities na ito para sa aming worship team, discipleship, and training program. Thank you, Lord. Samahan mo, Lord. I-provide mo rin ang mga financial, lahat ng gagamitin, instrument. Oh, God. Thank you, Lord. Naway ma-provide lahat ito upang magamit kung sino po ang pagiging sino po ang magkakaroon ng desire na magpagamit upang paglingkur ang Kapanginoon. Thank you, Lord. Thank you. At ganun din po, tinataas po rin po si Mami Dory. Hallelujah, hallelujah, para po sa kanyang mahal na asawa na si Papa Edgar. Lord, dalangin namin ang totaling kagalingan niya sa kanyang doubt o kanyang paa, Lord. Tulungan mo po aming kapatid na ito, na bigyan mo sila ng knowledge and wisdom, Lord, na kagalingan, anong nararapat gawin, O God. Naway, dalangin namin, Lord, sa pamagitan na iyong makapangyarihang kamay, bawat dampi sa paa ni Tate Edgar, O God, ay mawawala in Jesus' name. In Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng bahagi ng ugat, tagout na ito ng paa ni Papa Edgar, O God, ay pagdagalingin mo pagkat alam namin, Lord. Hindi sila niya, lumipod kayo pa. At alam namin, naririnig mo ang kanilang mga panalig. Salamat, Lord, and Mama Dory and Papa Edgar, na patuloy din silang naglilingkod at nagtitiwala sa iyo. Nagpapagamit anumang bagay. Kahit alam namin iba ang oras nila sa lugar na yon at dito sa pwede. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang mag-asawang ito. Pag-itingin pa rin, Panginoon, ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ano man ang kalagayan nila, Lord, naway maging isa sila, Panginoon, pagkat sabi mo nga, one flesh na sila, Lord. Salamat, Lord, sa buhay ni Mama Dory at sa buhay ni Tate. Sa iyo pong kukurin, Panginoon. At Panginoon, tinataas ko pa ngayon si Sister Perla sa kanyang pamangkin na darating sa July 26. Hallelujah, O Lord Jesus. Nawidalang namin ang traveling mercies para sa pamangkin ni Sister Perla. Makarating din, Panginoon, ang safe and sound sa bansang Pilipinas at sa amin, O God. Naway, samahan mo rin siya, Panginoon. Kanyang pagpunta rito, naway, gabayan mo siya ng libo-libo mo rin mga anghel, ang kanyang sasakyang eroplano, maging state, at naway, lalapag sa aming, sa bansang Pilipinas, nagdala-dala niya ang ngiti at tagumpay, O God. Thank you, Lord, sa pamangkin ni Sister Perla. Naway, magiging masaya ang kanilang pagkikita ang buong mag-ana. Salamat, Panginoon, sa pamangkin ni Sister Perla. At ganun din, Panginoon, tinataas ko rin, Panginoon, si Sister Perla, na salamat sa kapatid na ito, na patuloy rin siya, Lord. Pinagpapala mo, nakabless ang aming kapatid na ito, si Sister Perla. Kahit ganyan sa kanyang edad, ay Lord, nakita namin ang kanyang kagalakan sa mukha na hindi namin nakitaan siya ng panlulukundi. Lagi siyang may tagumpay. Salamat sa encouragement. Dahil kung dumating man kami sa ganitong edad, O God, naway maging katulad din kami, Lord, Mrs. Pagkat ikaw, Lord, din ang tutulong sa amin at gagabay sa lahat nito. Salamat din po sa buhay ni Sister Pearl. Thank you, Lord. At ganun din, Panginoon, ang last na panalangin ay si Sister Patty. Pinatas po namin si Elma Macalandia sa kanyang eye operation. Kailangan po ng financial need. Hallelujah, hallelujah. Bagamat, Lord, hindi namin kilala si Sister Elma Macalandia, ngunit kami, Lord, ay sama-sama, alang-alang sa kapatid namin, si Sister Patty, na siya, naas namin upang ipanalangin ang kapatid na ito, Lord. Dalangin namin, Lord, ng kapatid na ito ay makakilala pa ng lubos sa iyo, Lord. Sa iyo lamang siya, Lord, aasa sa iyo. Sa iyo lamang siya, Lord, magtitiwala pagkat ito ay Diyos. Gusto mong manggagamot.
Diyos na nagtatagumpay at ang Diyos na nagpapala sa mga anak niyang kailangan, nangangailangan ng mga tulong. Salamat Lord sa buhay ni Sister Elma Macalangian di Manang. Naway abutin mo ang kanyang panalangin na maging successful ang kanyang operations para sa kanyang mata o God. Tugtugan mo siya Lord na ma-provide lahat ng mga gastusin, babayarin o God. Naway tulungan mo rin ang kung sino mga doktor na gagamitin para sa operation ng kanyang mata. Naway dalangin namin na maging successful ito at maging maayos, ayos sa iyong kalooban. At darating ang panahon, babalik siya rito at sasabihin na sa amin ni Sister Patty na tagumpay ang lahat. Thank you Lord, thank you sa buhay ng kapatid nito. Naway dalangin namin ang katugunan ay magmumula sa iyo. At tinatas ko rin Panginoon si Sister Patty. Salamat sa kapatid nito. Bless din po siya bilang patotoo sa aming Panginoon. Salamat sa buhay din ni Sister Patty. Salamat sa kanyang kalakasan. Salamat din po. At naway dalangin namin ano rin po ang desire ng kanyang puso. Ang mga personal niyang panalangin sa iyo, Lord. Ikaw lamang po ang nakakaalam nito. Naway dalangin namin maging katugunan ang lahat ng nais. Sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, wala na sa kanyang anak. Pagpalaan po ang kapatid ito, salamat Panginoon. At maraming maraming salamat sa gawain ito, sa pagtatapos na aming gawain, Lord. Narinig mo, Lord, ang lahat ng mga panalangin ng bawat isa sa amin. Naway dalangin po namin, Panginoon, ikaw lamang, Lord, ang makakaabot na ito, Panginoon. Ito ay mangyayari ayon sa iyong kalooban. Nagpapasalamat ka, Panginoon. Alam po namin ang iyong tugon ay mapapa sa kanila. O, magiging ka-answered prayer, O God. At darating ang oras, sila po ay magpapatotoo pagkat may ginawa ka sa buhay nila, Panginoon. Maraming maraming pong salamat sa gawain ng PLG, pagpalay mong aming PLG Group. Salamat sa lahat ng kapatiran na narito, nakikiisa, nagbibigay ng oras, nakikiisa sa mga gawaing ito. Pagpalain mo kami, Panginoon. Salamat, salamat po. Sa iyo namin binibigay ang aming mataas na papuri pa sa salamat. Tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Ako po, wala na po akong camera. Wala po yung camera. Sige po, tayo po'y mag. Benediction. Sabay po natin. Ang ating mabuting Diyos, ang siya mag-iingat sa iyo at sa akin, hanggang sa muli natin pagtitipon, siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalaan tayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom. God bless you po mga kapatid. God bless you po. God bless po. Mamaya po sa ating prayer night. God bless you po. Opo. God bless po. Bye. Bye.